Patuloy na tinatangkilik ang art center ng Eagle Broadcasting Corporation. Mula sa ikalawang palapag ng gusali, makikita na rin ang iba pang obra sa ikatlong palapag. Ikinasiya naman ng ilang artist na nakadisplay na ang kanilang sining sa EBC Art Center. Si Aileen Milio sa detalye. Mas marami pang artist ang nag-contribute ng kanilang mga artworks sa EBC Art Center. Mayroong sculpture, paintings at iba pang obra na likha hindi lamang ng mga professional artist, kundi maging ang mga nagsisimula pa lamang sa pagpinta, pagguhit at pag-ukit. Isa na rito ang artist na si Mercil Chumico. Itong unang pagkakataon para sa kanya na mailagay sa isang art center ang kanyang unang tatlong artworks, kung kaya labis ang kanyang kasiyahan. Kwento ni Mercil, nagsisimula pa lamang siya sa pagpinta at natuto siya sa pamamagitan ng panonood ng mga tutorial sa internet. I paint to express my emotions in ways that words simply cannot express. I feel very blessed and honored that my artworks were hung at these walls alongside with a great artist. Ang isa sa mga ipininta ng artist na si Mercil ay pinamagatan niyang Life's Waves. So this one, I call this Life's Wave because like in our lives, there's different waves that we go through as we go through in our life. Sometimes there's dark phase, there are colorful phases, and paiba-iba siya. Hindi, kumbaga, maraming pagsubok minsan. Yes, at in the end, it's really colorful and very blessed. Pag-ibig at pamilya naman ang tema ng artwork ng artist na si Racy Ann Marie Martinez. Ito rin ang kanyang unang pagkakataon na maisama sa isang art exhibit ang kanyang artwork. Ang title nitong piece ko is With Love, A Family Grows. Parang, di ba, parang, tapos parang niriano ko siya as parang halaman, puno. Parang, syempre, foundation yung family. Doon sa pagkakagawa ko, interconnected sila. Yung hands nung mga parang, syempre, kung sino man yung mga subject doon sa family, parang connected sila. Tapos nag-reach out tula sa, sa love. Ibinahagi rin ng mga artist na sina Danny N. Cabo, Lydell Salazar at Hashi Cordero na mula sa Art Association of the Philippines ang kanilang mga obra. Ang ipininta ng artist na si Danny ay pinamagatan niyang Rosemary Blue na naging inspirasyon niya ang kanyang asawa. Mga subject ko, mostly mga couple, mother and child, saka father and child. Parang family lang, gano'n. Pero hindi naman madalas. Kasi malawak din naman ko sa arts . I mean, hindi lang dun. Kasi gumagawa din ako ng mga abstract works, gano'n. Parang yan, painting ko na yan. Pinattern ko yan sa face ng wife ko. Pero hindi gayang-gaya ng mukha niya yan. Yun, kaya nga title niya Rosemary Blue. Yung Marie, pangalan ng wife ko, Maricel. Bloodline, ito naman ang pamagat ng obra ng artist na si Hashi. Kwento ni Hashi, naging inspirasyon niya ang mga batang may sakit na thalassemia. Kasi thalassemia society noon, naalala ko, meron silang tema about kasi may mga sakit na bata related sa dugo. So mula doon ako humugot ng inspirasyon. Mga pinagdadaanan ng maliliit na bata natin na mayroong thalassemia. Ang mga manging isda naman ang naging subject ng artist na si Lydell sa pagpinta ng obrang ito na may pamagat na bangka. Ayon kay Lydell, mahirap ang hanap buhay ng isang manging isda, lalo at laging nasa laot ang mga ito. Aniya ito ang nagtulak sa kanya para ipinta ang nasabing obra. Yung painting ko, ang title niyan, Bangka. Story to ng manging isda . So na-inspired ako sa mga manging isda kasi sila yung nagbibigay sa atin ng pagkain sa hapag. So inisip ko na bigyan sila ng parang tribute sa kanila. Samantala, labis naman ang pasasalamat ng mga artist na nabigyan sila ng pagkakataon na maipamalas ang kanilang mga obra. Actually, hindi naman ako INC. Tapos, syempre proud ka kahit hindi ako INC. Pinayagan nila ako mag-exhibit dito, di ba? Doon ko nga nakita na kahit hindi ka pala INC,
na-appreciate ako, welcome ka. Kahit hindi ako kapatid, hindi ako panalig sa pananampalataya, pero nabigyan pa rin ng pagkakataong i-showcase yung artworks ko. So nagpapasalamat ako sa sa management, sa pamunuan ng ANC na binibigyan nila ng chance na makapag-showcase. Nagpapasalamat po ako. Una sa lahat, nagpapasalamat po kami sa pamamahala na i-showcase yung mga ganitong mga artwork namin at na-expose yung ibang young artist din at maipakita ko ano yung mga artwork nila. Ang EBC Art Center ay binuksan sa publiko bilang bahagi ng selebrasyon sa golden anniversary ng Eagle Broadcasting Corporation at upang makilala rin ang likha ng mga Filipino artist. Para sa Eagle News, Aileen Milio, I'm 1 with 25. Asaman niyo ang kabuuan ng mga balita dito po sa Matanang Agila. Samantala, nasa Facebook at Twitter, Matanang Agila. I-like lang po sa Facebook ang aming fanpage. Sundan din ito sa twitter.com/matanangagila25. At bisitahin din ang aming website, ang eaglenews.ph. Para sa mga bago at patas na balita mula rito sa bansa at iba't ibang panig na mundo, ito ang Matanang Agila. Ako po si Eli Saludar. At ako naman po si Pia Okut. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Magandang gabi. And we are 1 with 25. 25.